ngayon ay pupunta kami ng Tanawan. Isa to sa pinakapupuntahan ng... Tumitingin kasi, wag kasi! Ano yun, paano yun? Ano yun? Hey, 1, 2, 3, go! Hey, what's up, guys? So, ngayon, pupunta kami sa Tanawan. So, ito yung isang lugar na laging pinupuntahan ng mga Aladenyos. Don't forget to subscribe and like and click the notification bell para updated kayo sa gagawin pang video. So, bye-bye! See you on my next vlog! Peace! Yo! Welcome sa Nueva Ecija. Ito tayo ngayon sa Acropolis. 18 yung size ng mags, ano? Yes, ito pa yung lumang na bara. Ito yung kanilang pangilalim. Kasama ko si... Pangalan mo ka? Jake. Hello. Meron siyang lumang na bara. Ang model nito ay 2011. So, 10 years na sa'yo, may get. Same lang naman sila ng steering rack eh. Kaya in-upgrade na natin. Ngayon, testingin namin. Tara, testingin natin. Ano? Gumaan. Gumaan? Hmm. Ramdam mo agad? Pagkaligo mo pa lang eh. Pagkaligo mo pa lang. Kasi kapag... Oh, start ko pa lang ng sasakyan. Oo. Kapag liligo ko na, mabigat na siya. Mabigat na? Ngayon, gumaan. Oh, hanggaan na. Hanggaan? Dati eh, dalawang kamay inaanong eh. Oo. Ngayon, isa lang eh. Ayos. Ito yung D40 ano? Yes, sir. Yun o, sa mga may D40 dyan, na medyo luma na, kailangan nang i-upgrade ang track and pinion bushing. Ano, isang kamay na lang, ano? Isang kamay lang, sir. Malaki pagkakaiba? Malaki siya. Happy ka? Ayos. Happy. Happy, yun. Yung lumang na bara kasi, pwedeng i-open yung likod. Kaya yung mga bago kasi ngayon, tinatanong nila, bakit hindi ma-open yung ano yung likod? Lumang na bara, pwede siyang i-open. Ito na yung mga gamit. Sa ilalim mo lakang laman? Oh, wala, sir. Yung pala yung pagkakaiba ng bagong model, ano? Ito yung pangilalim ng lumang na bara. Naka-amaron ka rin. Kumpara dun sa bagong modelo, masikip talaga siya. Parang lahat mayroon ng space. Buti nga dito, pwede mo pang dukutin yung filter eh. Dun kasi sa bagong na bara, dudukutin mo sa ilalim. Tsaka ang magaganda lang ng sir to, isa lang daw filter nito. Ito dalawa. Dalawa, mayroon yung primary, ibang primary na? O... Ayun yata siya, primary. Ah, may primary filter siya, ano? As a fuel filter, ano? Ibang-iba yung design, ano? Bago ba yan? Bago siya. So far sa loob ng 10 years, yan lang talaga yung pinalitan mo. Sa bagay talagang hindi man tumatagal talaga yan ng 20 years. Totoo lang ha? Parang hindi siya 10 years. Magaling mag-alaga ito. Oh, yung tatay mo magaling mag-alaga. Sa automatic, after 10 years, ang nagbago talaga yung hatak. Yung hatak lang. Kailangan niyang bumelo muna uli ano. Medyo kailangan niyang... Lalo pag matik ka no? Pero so far, sulit ka dito. Sulit. Sa farm. Ah, hindi. Poultry pala yung ano mo, ano, business niyo. Ano? Sulit. Kailangan magagawa ko yan ng 300 kilong tangke. O, tangke, ano? Sulit nga ito. Kita mo din yung sa ilalim, ano? Samantalang yun, ang hirap na silipin eh. Kailan sa ilalim? Oo. Yun lang ang major sira, yung sa alternator. Alternator lang talaga. The rest, walang problema. Sulit talaga na bar. Kinalagay mo? Hindi, ganyan talaga yan. Ito yung pump niya. Ah, yung parang gano'n. Oo. Yung sa'yo ba? May pump ba yan pag nalang gusto rin? Paano naman? Ito, ang pump nito, pag ganito. Paano? Papras mo lang. Ah, ganyan. Ganyan. Pag kasi usually, pag naubusan ka ng gas, tapos nagpakarga ka, kailangan mo siyang itulak para makalaban uli yung tubo. Yung pipeline ng gas. Kaya meron siyang ganyan. Thank you. Hinitay pa naman yung iba. Maaga nagpunta si James. Ah, James ba? Jake. Ano? Yung grupo ba puro D40 na ano? D40 tsaka Navarra Nation. Oh, Navarra Nation. Pero marami kang kaibigan na naka D40. Mas madami na yung bago. Bago ano. Yan kasi yung mga problema ng D40. Magagalaw siya kapag 100 plus na yung takbo mo. Pero okay na yung kanyang Navarra. Thank you, Brad. Pupunta tayo dun sa may sikat na shawarma dito sa Kabanatuan. Sasamahan tayo ni Seth. Dito na ba yun?
Ito muna kami. Kakain muna kami ng sikat na shawarma. Basta. Dito na ba yun? Opo, dito po yung dito shawarma. Dito sinabi sa akin kung matikman daw. Masarap sa dito eh. Meron daw medyo, medyo pricey lang daw pero... Opo. Kakain muna kami. Hindi naman siya yung authentic na shawarma kung sa Middle East. Pero kung yung taste bud ng Pilipino. Yun. Medyo maganda no? Anong pangalan ng lugar na ito? Kapitan Pepe po. Kapitan Pepe. Ito sa Calamansi Juice po. Masarap ba ito? Opo, masarap. Hindi, isang Calamansi Juice. Isang Calamansi Juice sa atin. Tapos isang Mountain Dew na ice cream. Saka ano po yung order na sir? Shawarma po ba? Opo, dalawang. Shawarma? Dalawang shawarma. Sa Calamansi, sa Mountain Dew. Opo. Saka ano pa po? Yan lang? Sir, ano ba ano nyo dito? Yan lang, shawarma lang ako. Gusto ko lang matikman yung shawarma. Oh, sige. Shawarma na rin po. Meet natin si Boss... Ruben Ilagin. Boss Ruben. Saka si... Moses Marayan. Moses. Pare-pares sa may mga Navara. Ito pala yung authentic na shawarma dito sa may... Kapitan Pepe. Kapitan Pepe. No? Shawarma wrap. Meron silang citrus ko naman si... Ano? Merienda mo na tayo. Maganda pala pag kulay black itong ano, grill. Ito na, dumating na yung iba, magpapa-upgrade. Yung isa, doon kasi medyo mainit. So, pili tayo ng mas may shade. So yan, sa likod ko meron. Ano nangyari? Gumaan. Mukhang malalaman mo yung alignment dyan kapag nagpatakbo ng 80 to 100. Ang sabi ko sa'yo, okay na yung steering mo. Yan ang simulaan ng pag-correct ng mga bushing saka wheel alignment. Pero may higpit naman na sir. Oh, may higpit yun. Ano yun? Nasa, naka-torque yun. Gumaan. Ayos. Sino ba susunod? Ay, siya, sunod dahil siya. Pala, sa likod ako. Dahil para mag-forward siya. Bante mo na. Bante mo na. Ang bilang. N-Warrior yan. N-Warrior, pinturang-pintura. Okay, bago dumating yung N-Warrior, pinaganyan ko na. Ano, una ka? Nabibigatan daw yung kanyang misis. Oo. Sana bara. Oo. Pero ayaw mong bilhan ng bago. Nagpapabili na. Nagpapabili lang. Hello po. Meet my friend. Kaibigan din. Konsehal. Hello boss, anak din ni Konsehal Ilagan ng Kabanatuan. Konsehal Ilagan ng Kabanatuan. Oo, anak. Pambira, mga bigating pala yung kasama ko. Konsehal Kapinpin, Romar Kapinpin. Konsehal Romar, Konsehal Romar Kapinpin. So, kilala niya yan. Palayan City. Palayan City. Andun yung kanya na bara sa likod. So, shout out Konsehal and Ruben Ilagan. Ruben Ilagan. Saka si Sir Moises. Sir Moises, shout out. Hello. Shout out. Boss, ano? Shout out muna tayo. Shout out. May-ari ng car wash dito sa... 3100 yung pangalan ng... Car wash? 3100. Mabay dyan kasi meron din silang nabara. Ayun. In-upgrade natin. Makilala niya, may orange and warrior. Pero mamaya ako kakain ito, ha? Okay, kumuha ka na. Okay. I-test drive muna natin. Para, no? Okay ito, ha? Ditanggal lang yan. Ditanggal lang, no? Kaso naging orange na, dati pula. Ayos, ha? Kasi dati, medyo... Mabigat, oo. Mas gumaan ngayon? Oo. Ayun, no? Isang kamay ka na nga lang, yun, no? Baka malambot pa yung gulong ko, no? Oo. At saka yung alignment, camber. Makukorek kasi yun once na nag-upgrade. Hello? So, test drive na kami. At ang mga politiko itong aking Navara owner. Si Boss. Grabe. Ano, mayroon ka bang ibang naramdaman na ulit? Bagong naramdaman? Sumusunod siya sir sa ano mo, command mo. Sa command mo? Upo. Sa hila? Sa hila sir. Try mo ka dito, mabilis. Odd na lang. Malakas naman ah. Ang isa baka ko na yung bago ko lang bro, sa diesel. Oo. Sir, ang isa kong na-notice dito, sir, totoo. Pag umaataw ko sir na ganito, may nanginginig. Ngayon, ano siya, pino. Pino. Para siya sir, naayos, para siyang nakorek yung panginginig sa rubber washer. Yun, sabi sir. Yan sir. Yan o, wala na? Wala sir. Wala na. Kasi sir, dati, pag nagpapatakbo ko mabilis, at bumitaw sa kaliwa, ay bumitaw ako sa manibela, kumakaliwa. Okay. Bikabig po. Ngayon wala. Wala. Diretso. Okay. Tapos yung inig na wala? Nawala po. Yun. Sige nga, sagad mo yung liko. Tapos bitaw kung babalik siya. Yun, very good.
Dapat kasi bumitaw siya ng mabilis. Pag hindi siya bumitaw ng mabilis, ibig sabihin niyan, okay yung rocket pinion mo, pero kailangan mong ipa-camber at saka ipa-wheel alignment. Kasi dapat perfect yung ano niya eh, yung pwestuhan niya. Sobra. Solid siya. Solid, ano? Okay. Ayos? Ayos siya, sobra. Kung hindi ko kayo napanood, talagang rocket pinion talaga ipapa-upgrade ko. Sa para sa akin ha, kahit hindi po, ano, yun po pala, ang may problema talaga, rubber washer. Oo, kasi yung play nga, may source, play, may source ng play. Testing na namin yung pickup ni Konsehal. Upgraded na rin. O, tara. Yes, sir. Boss, saglit lang to. Pares kami ang damit, ha? Oo, pares, ha? Pares ka. Para magkapatid, ha? Oo, pares ang edad. Pares edad. Nabuhay tayo nung panahon, may wala pang CCTV. Pa. Ano yung muna mo napansin? Again, impression. Improved, gumaan. Gumaan. Meron ka bang ibang issue pa, like, nginig or ano? Wala naman, actually. Aman lang sa akin yung sa upot din ng gulong. At saka bigat yung level na. Pero ngayon okay na. Okay na. Sakto na. Ayos. Ayos, ayos, boss. Try mo kang ilikod dyan ng mabilis. Kung hindi ka mangangali. Tapos balik agad. Yeah, para makapas ka. Para konti na lang yung iliko mo. Yan ang discarding kapag ano, backing. So yan. Okay. Nag-improve, gumaan. Improve. Gumaan ang buhay mo bilang konsehal. Kasi nga, straight mo, tapos gagalawin mo. Ayan. Ayan, 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 diba? Dati. Ganun ba daw? Oo. Dati hindi ganyan yan. Kahit ganun mo na, parang gumagano lang siya o ganun lang. Ngayon, konti lang ganun. Kasi ano siya talaga, responsive. Responsive na siya. Kasi wala siyang play. Kala ko sa rin ano eh, Wheel alignment? Sige, diretso mo na yan. Pacheck mo na rin. Pacheck mo kung kailangan ba ng adjustment sa camber at saka doon sa wheel alignment. Kasi kung merong adjustment pa dyan, mas luluwag pa siya, mas pipino. Yan yung mechanism ng steering natin. Ang nakakaunawa lang yan, mga mechanic. Pero, at least ngayon, tayo naunawa na natin. Papacheck ko na lang yung ano. Nasa bushing lang pala. Record ko. Ayos! Thank you, thank you. Thank you, ha. Oh, thank you.